Sunod-sunod na pinaputok ng Philippine Army sa pamamagitan ng apat na Autonomous Truck-Mounted Howitzer System o ATMOS, ang isang 155mm self-propelled gun system, ang mga dayuhang kalaban na ibig pasukin ng bansa. Kaya naman sinimulan ng Army ang unang bahagi ng defense system para ipagtanggol sa kalaban ang Pilipinas sa pamamagitan ng Combined Arms Operation gaya ng paggamit ng tangke at artillery. Ito ang senaryo sa ginawang pagsasanay ng Philippine Army sa Crow Valley sa Capas, Tarlac ngayong araw sa pagpapatuloy ng Battle Period 2 ng Combined Arms Training Exercise o CATEX. Ito ang tinatawag nating Combined Arms Operation na bumubuo ng iba't ibang mga capability gaya ng maneuver system, mga artillery, mga tangke, mga aerial system for our intelligence acquisition at iba pang mga kapabilidad. Na ang purpose noon ay para mapigilan further ang pagsakop ng pagpasok sa ating teritoryo ng mga mananakop. Ang ATMOS o Autonomous Truck-Mounted Howitzer System ay kayang tamaan ang nasa layong 41 kilometers. Nagamit na rin ito laban sa insurhensiya. Sa ngayon, nakakalat na ito sa iba't ibang unit ng Army sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngayong pahina na ang pwersa ng mga local terrorist group at communist terrorist, nagsimula na bang pagtuunan ng pansin ng Philippine Army ang external threat ayon na rin sa direktiba ng Pangulo? Matatandaan natin na ang ating Pangulo mismo ang nagsabi na bilang kanyang national security policy, ay dapat ang ating armed forces, ang ating hukbong katihan, ay magsimula ng maghanda sa ating tinatawag na territorial defense. Ngayong taon, isinasagawa ng Philippine Army ang pinakamalaking pagsasanay kung saan kasali ang nasa 5,000 miyembro ng Army para sukatin ang kanilang kahandaan, malaking banta sa seguridad ng bansa at external defense. Only through this kind of large-scale training exercise natin makikita kung yung ating dating ginagawang inisiyatiba sa capability development ay talagang ating magagamit kung kailangan gamitin sa mga hinaharap na pagkakataon. Itinanggi naman ng Philippine Army na ang ginagawang ito ng CATEX ay show of force ng sundalo, kundi dapat lang talagang paghandaan ng bansa ang kinakaharap na problema sa pagtatanggol ng ating teritoryo. Aminado ang hukbong katihan na sa ngayon, malaking hamon sa kanila ito dahil sa matagal na panahon ay nakatuon lamang sila sa internal security threat ng ating bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.